any violators in violation of this order by natural and juridical person shall lead to revocation of its mayor's permit and business permit. Ngayon mga kababayan, total na pag-uusapan na rin lang naman yan. At I hope may kopya na kayo sa screen. You can share it to your family. Meron lang akong panawagan sa inyo, mga kababayan. Patuloy na lumalago. Hindi pwedeng ikubli. Hindi pwedeng ikaila. At higit sa lahat, hindi pwedeng ikipit balikan. Everybody can be exposed. Everybody. Nakita niyo yung Prime Minister ng Inglaterra, yung prinsipe ng Inglaterra. Tingnan niyo po sila, mga makapangyarihan. Maluluwag ang bahay. Di ho ba? Pero hindi. Tinamaan pa rin. So everybody. So kung kayo, minsan talagang nahihirapan kayo sa panawagan, ang payo ko po mga kababayan, ngayon po, nakadadalawang linggo na tayo. Kaya, ang buong kababaang loob, ako nakikisuyo sa inyo. Isagad na natin. Itong dalawang linggo na itong natitira, kung magbabago man, o mapaflatten yung line, o ibababa yung curve, no, sa mga aksyon na ito, edi mabuti sana. Dahil kung hindi, darating na po ang Abril. Mas mainit, mas maalinsangan sa loob ng bahay, mas mahirap kung ito po ay mapuprolong. Kaya ayaw natin na hindi natin gugustuhin na sa kasagsagan ng tag-araw, no, na napakahinip ng panahon, naka-quarantine pa rin tayo. Kaya po, gusto kong ipaalala sa inyo, kaya challenging ang Maynila comparatively to our neighboring some cities. Tayo po walang subdivision. Meron man tayo, iisa lang na doon sa may bandang UN. Wala po tayong subdivision. Dikit-dikit po ang bahay natin, lalo na yung mga kababayan natin sa Baseco, sa Isla Puting Bato, sa 275, sa Barangay 20, 105, 101, and so on and so forth. Sa may Santa Ana, Punta Santa Ana, San Andres, sa Bukid. Oh. Tingnan po ninyo. Halos dikit-dikit po ang bahay. Pandakan, Kahilom 1, Kahilom 2, dikit-dikit ang mga bahay natin. Mas mainit sa Abril, mas magbabagot tayo. Kaya ko ako'y pinakikisuyo ko, sana po isagad na natin dahil patuloy na tumataas ang PUI at positive. At wala pong nadadagdag sa bansa. Tayo ang dumadagdag. Tayo ang nagpapakalat. Tayo ang nangahawa ng ating mga mahal sa buhay. Kaya pakiusap ko please, sumunod po tayo sa panawagan. Distansya lang. Kung nakikita nyo doon sa jeep, di ba nakalagay, distansya amigo. Oh, distansya lang. Oh, distance among ourselves. Mag-ingat po tayo. Kaya po yan, mga kababayan. Yan lamang aking paalala. Kami hindi titigil ng pagpapaalala, pamamahala, paglilingkod, araw-araw. Lunes hanggang Linggo, 24 oras, we will be with you. We will be here. I know your sacrifices. Alam ko yung mga sakripisyon ninyo, yung hirap. Ako po, alam ko ang pakiramdam, lalo na yung mga nasa squatter. Maliit ang kwarto, sama-sama kayo. Ito po yun. 18 years akong ganun na muhay. Kaya alam ko po ang pakiramdam ninyo. Pero, pagtapos ang tag-ulan,
may bahaghari tayong makikita. Kaya sama-sama na tayo sa sakripisyong ito, mga kababayan. So muli, hanggang dito na muna, mga kababayan. At hanggang bukas, ay bago ko po nga pala, nakakalimutan ko po, sorry. This is a very important message also. Kahapon, may mga lasing binangga pa yung ating mga DPS na nagde-deliver ng mga pagkain sa tao. Nung isang araw, may nagbibideo pa, may mga nagkakaroke pa, nagiinuman sa kalsada, tambay sa kalsada, nagiinuman. Nagpa-party-party pa. No? Ngayon, mga kababayan, para wala na kayong dahilan na makahanap ng mga alak na hindi ko naman maintindihan bakit inunan nyo pa yung alak tapos maghahanap tayo ng tulong sa gobyerno pero nakuha naman natin uminom ng gin, ng red dose, and so on and so forth. Hindi ko maintindihan talaga. Pero magkaganon pa man, uunawain ko pa rin kayo. Pero hindi ko kayo papayagan makapamerwisyo na mga maraming taong nakakaunawa sa sitwasyon. Maraming taong umiintindi at ayoko mabaliwala ang sakripisyo ng lahat ng tao dahil lang sa iilan. Ngayon, ngayong gabi, pinirmahan ko na po, tomorrow, effective, ang aking pong executive order. An executive order temporarily imposing alcohol ban during the state of calamity in the city of Manila in relation to COVID-19. At makikita nyo po sa screen. At nakasaad dito sa aking executive order. Kung saan ipinagbabawal ko na po at binabawi namin pansamantala ang karapatan, no, ang pribilehiyo na ibinigay namin sa mga tindahan na nagtitinda ng alak. Pansamantala namin binabawi, kaya sa mga 7-Eleven, mini-stop, tindahan, sa mga mall na grocery, hindi na po kayo pwede magtinda ng alak bukas. Any violators in violation of this order by natural and juridical person shall lead to revocation of its mayor's permit and business permit. So paalala sa mga magtitinda. Ito ipadadala natin sa mga barangay, sa mga tindahan at kapulisyahan. So bawal na po magtinda ng alak sa lungsod ng Maynila hanggat hindi natatapos ang ating krisis. So sino man na mga tindahan ang mahuhulihan ay habang buhay na namin i-withdraw, i-revoke, kakanselin ang inyong business permit. So I hope you'll be properly guided so not to give any reason to anybody to acquire liquor in these trying times.